Hi, Joseph Lagman po, aka Kayo Mang G-Vlog, at the same time, ano, your real estate agent. Well, medyo matagal akong hindi na pag-upload ng video or ng aking vlog, but this time, ang pag-uusapan natin, inspired by the bigasan na aking ibinlog, ay ito na rin yung aking iba-vlog ngayon at ating pag-uusapan. Well, sa eskwelahan, ano, hindi ganun na-explica ang pagninegosyo. Ang na-explica lang siguro, nabigyan ito ng happy hour, yung pagninegosyo, pero hindi into thoroughly na-explain kung bakit dapat magnegosyo. Ang mga eskwelahan natin, ang pinapaliwanag is kung paano maging, paano magbasa, basic yan, paano mag-add, paano kung ano man ang tinuturo, maganda yan. However, ang mentality na nagaganap sa mga estudyante ngayon ay mamasukan. Parang na-inspire sila, do this, do that, and you'll be landing in a good job. Pero, empleyo ka. Pagka-empleyado ka, is fix ang income mo. While if you are an entrepreneur or negosyante ka, or magninegosyo ka, maski na maliliit na bagay yan, eh pag nagninegosyo ka, yung skill mo, mapapakinabangan mo, kung ano man yun, kikita ka. Mas maganda ang kitaan dito. Inspired na ako, sa-segue na ako. Kaya naman ako din magninegosyo, no? Dito sa bigasan, para na ako naging kalpintero. Alam niyo ba, kasabihan, pagka ikay kalpintero, hindi ka makagawa ng sarili mong bahay. So, ako yung nagtuturo ng pagninegosyo. Ito yung trabaho ko na matagal na. Business plan, disability study, nagpapayo ako kung paano magpatakbo ng negosyo at paano i-manage ang negosyo. But in this time, ang ating ibinlog, maganda yung mga feedback, subukan din natin magnegosyo ng bigasan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa natin. At kung ano yung pinagdaanan ko, nag-uumpisa pa lang naman ako eh. At tara, puntahan natin, tingnan natin yung pwestong pinagawa ko para maging bigasan at tindahan ng bigas. Tara! Hi, good afternoon. Ano? Nandito ako sa labas ano, ng aking tindahan, pinagawa. Tingnan muna natin, pakibuksan mo nga anak. Bali, ito kasi yung ginawa namin. Itong isang unit ng bahay dito sa napili namin lugar kung saan gagawin ng negosyo. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng tao na nangangailangan ng bigas since ito yung basic necessity at talagang kinakailangan ng mga tao. Kaya, hopefully, sana mag-succeed. Bali, yung pinagawa namin tindahan, inspired by the tindahan. So, nagpagawa ako, roll up, tapos ito siya, bubuksan na aking anak, ito siya. Ay, nandiyan yung, ito yung pinagawa namin bigasan. Then, ligamit, buksan mo ilaw. Yan, palagay na kami. Yan, ito yung bigasan, nagpalagay na ako ng insulator para hindi mainit. Tapos, ito yung lagayan ng bigas. Ay, may kama pa dito. Ito yung lagayan pa ng bigas. Then, meron pa kaming insulator. Yung mga cabinet. Yung cabinet namin isa, pinagawan ko na ng layers, no? At, yun. Hopefully, makapag-start ako this, ngayon, ano, December 30, 2020. Hopefully, ang bala ko mag-start is January 22, 2022. Kasi yung sa pungso is baka swertihin, sana swertihin. Ito yung aking gagawin na ninegosyo kami ng bigas, magtutulong-tulong kami ng aking mga anak. Ang gagawin namin ay gagawin ko yung regular na ginagawa namin. Kinausap ko ang ginawa ko bago ko mag-start ng bigasan. Nakipag-usap ako, nag-canvas ako. Teka, lalagyan natin dito yung camera. Yan, okay. Pero pang upuan dito. Bali, ang ginawa ko, nag-canvas muna ako ng bigas. Kinausap ko yung sila Ma'am Ada sa si Sir Jay. Nag-canvas ako kung paano. Nagtanong ako kung ano yung magagandang klase ng bigas yung can afford dito sa lugar namin. At yun nga, nabigyan nila ako ng mga dealer, no? Nagpunta ako dun sa Bukawi, Bulacan. At nabigyan naman ako na nakausap ko yung mga dealer ng bigas, nabigyan ako ng presyo kung magkano. Ang nakilatis namin yung mga bigas, maganda naman siya, at nakita namin ang laki pala ng warehouse, grabe. Pagka kumuha ako ng bigas, bago kumuha, iba-vlog ko rin yun pagka nakakuha na ako ng bigas. Ang magiging problema ko na lang ngayon,
medyo malaki kasi yung puhunan eh. At least makakuha ako ng 80 kabans ng bigas para hindi raw ako matalo sa hauling. Dapat itong December, kukuha na ako ng bigas, kaya lang nasa 30 kabans, no, mga 50. However, malaki kasi yung truck na arkilahin para rin sa freight. Kung, alimbawa, nasa 7,000 yung magagastos ko sa freight, pagka dinivide mo yun sa 30 kabans, alimbawa ganyan, lumalabas nasa 350 pesos per kaban ang machacharge. So, talo. Kailangan talaga ang maganda pala sa bigasan. Kung may bigasan ka, meron ka ng dealer, makukuha mo ng mababa yung bigas at mabibenta mo rin sa magandang presyo. At the same time pala, napaka-importante pala talaga yung meron ang sasakyan. Pero however, ngayon wala pa akong sasakyan, plano ko sa mga susunod na buwan pa makakuha ng sasakyan. Napaka-importante rin na bukod dun sa meron kayong nakausap ng supplier ng bigas, eh meron pa kayo makausap na yung sa hauling, yung truck, yung magdi-deliver, yung magdadala, pagkabil kayo ng bigas, ikakarga doon sa truck, tapos i-deliver dito sa pwesto. Yung pala yun, dalawang importante na yun. Meron kang supplier ng bigas, mga makakilala sa'yo, at meron kang sasakyan. Yun, napakahalaga. Ang nangyari ngayon, mayabang ako, nagyabang-yabang ako doon sa mga ka-opisina ko. Alam nyo ba, meron akong umorder ng bigas. Nagkataon lang na medyo talo yung kasi ngayon Christmas party, meron akong kaibigan, meron siyang negosyo, then nagpa Christmas party, umorder sa akin ng siyam na bigas. At least hindi pa ako nakakuha sa Bulacan, kumuha lang muna ako roon kay Ma'am Ada, then yun nga yung ibinigay ko. Ang medyo ano lang yung presyo, kasi nga nag-uumpisa pa lang, hindi ko pa naman alam yung presyohan. Maganda sana talaga kung nakakuha ako sa Bulacan. Pero ayun nga, naka-deliver na ako ng siyam na tagda 25 kilos na Coco Pandan. Tapos may order sa akin ng Dinorado Mindoro. At yun na, siyam ang na-deliver ko ron sa kaibigan kong negosyante. Sa opisina, nakapag-deliver naman ako ng dalawang tag 25 kilos. So, hindi pa ako nakapag-start dito sa bigasan, wala pa akong na-order, na-deliver dito, nakapag-umpisa na ako. Tapos meron ng mga orders din na paisa-isa sa paligid. Ang isa pa, no, sa pangatlo, meron kang supplier. Tip na to, no? Kasi ito na yung ginawa ko. Meron kang supplier. Meron kang may mag-deliver. Ayun na, may nakausap na rin ako na mag-deliver. Sana yung sa hauling. Wala dun sa Bulacan, dadalhin dito sa bahay. Hindi naman ako matatalo. Maganda na yung presyohan namin. Ang isa pa na makakaganda sa iyo ay yung kalidad ng bigas, no? Yung nakuha ko kasi noong nakaraan, ang ano niya kasi, may na-deliveran ako eh, kailangan pala talaga alam mo yung kilatis ng bigas, alam mo yung variety. Since variety yan, yung mga kumakain kasi, may na-deliveran ako ng Dinorado, ang sabi niya eh, kailangan niya ng Mindoro. Dinorado Mindoro, galing sa Mindoro. Ang na-deliver sa akin, at natikman daw ng anak niya, medyo hindi pa masa dun sa kalidad. Kasi yung mga panlasa pala, yung mga tao, eh, kung pagka sinabi mo Dinorado Mindoro, alam ni nila yung panlasa. So, kailangan ko pa rin pag-aralan, ano? By experience sa akin, ipapasalamat nga ako. Yun din naman yung turo nila Ma'am Ada sa kanil, Sir J. Pagka meron kang bigas na ibebenta, bago mo ibenta, ikaw muna magsaing, ikaw muna ang kumain para malasahan mo, malaman mo yung texture nito. Kasi pagka hindi mo alam yung texture nito, medyo buti na lang yung na-deliveran ko eh, mabait. Ang sabi niya sa akin, Diyos, sa susunod, pag-aralan mo yung bigas, saing mo muna. Tapos tingnan mo yung kalidad. Ngayon nga, ang gagawin ko sa mga susunod na araw, bago ako mag-start ng bigasan sa January 22, punta ako sa Pure Gold o kung saan man na pwesto. Yung talagang nasa supot-supot na 10 kilos yata, yung 5 kilos ng Dinorado, Sinandoming, Jasmine, Mindoro. Yun, kailangan makita ko yung texture, mapag-aralan. Hindi lang pala yung transportation ang mahalaga o yung may makukunan ka, mahalaga pa rin, malaman mo talaga yung texture. Yun na, no?
Then nakapag-usap na ako, meron na akong nakausap na catering. Nagki-catering sila ngayon. Alam niyo ba, nung nakausap ko sila, kada isang catering nila ngayon, lalo na ngayon magpapasko sa mga eleksyon, isang catering daw nila, apat na kaban, hanggang limang kaban ang kanilang isinasaing. So, maganda. Kaya nga ito, nakausap ko sila, sa akin daw nga sila kukuha. Yun pala yung isa sa pinakamaganda. Ganito, ano, meron akong pwesto ngayon. Naka-display yung mga bigas, yung sakali. Pero ang pinakamahalaga pala talaga, yung ikaw mismo. Ikaw mismo ang makikipag-usap sa mga pinda-tindahan, sa mga nagki-catering, sa mga may restaurant. Para meron kang fix na dideliveran. Ngayon dito sa paligid namin, dito sa ayun nga no, nakuha ko na siya. Kung sakali bago ko siya deliveran, bala kong kumuha ng mga bigas at papakita ko sa kanya yung texture, tapos magsasaing din ako. Ang requirement nila sa akin, yung catering ano, yung may catering. Ang requirement niya sa akin, sabi niya mabango yung bigas. Buo yung butil saka yung pagka yung sinandok hindi nagkakadikit-dikit, yung tipong pagka sinandok eh yung bubuwag-wag siya, yung parang pangkantin niya na parang marami siya. So ganun yung gusto niyang texture ng bigas. So gagawin ko ngayon, kukuha ako ng mga example, sasample ako, tapos sasain ko, papatikin ko sa kanila, papatingnan ko sa kanila. Tapos, mula dun sa variety na daladala ko, dun sila mamimili. Yun, ganun siya. At dito naman, dito sa lugar, ano, sa paligid, nakausap ko na rin yung mga tao. Ang ano naman nila, requirement daw dito na rin daw kukuha sa amin. Kaya lang, meron silang requirement. Ang requirement nila sa talaga, ito, no, hindi ko maiwasan din na, siguro, hindi yung kailangan mo talaga, maglabas ka ng pera or maglabas ka ng produkto. Ang anong requirement nila sa akin, ang sinabi nila sa akin, baka pwede naman na nakukuha sila ng bigas, kaya lang ang bayad nila, quincenas sa kakatapusan. Kasi yun nga yung swelduan nila, yun nga yung doon sila nagkakaroon ng pera. Kaya baka ganun din ang gawin ko. Meron ako ng itong mga paninda, ng bigas, tingi, pero yun nga, kada buwan, every 2 weeks, didiliberan ko sila. Yun na yung gagawin ko. Then, meron na rin ako nakausap. Bali, meron naman akong kakilala. Meron silang kantin. So, pero hindi ko pa nakakausap. Kung sakali kakausapin ko, katabi lang naman namin, kapibahay namin. And most probably, sana makuha ko rin. Ang gagawin, ang maganda dito, yung strategy dito sa bigasan, para siyang ang mangyayari dito sa tindahan, para siyang showroom na nandito ang bigas, yung mga quality ng bigas, makikita at maamoy, makikita ng mga tao yung texture ng bigas. So, at the same time, dito yung nadi-display, at the same time, pagka umorder ako sa Bukawi, Bulacan, doon sa Intercity, di-deliver ko na lang sa mga tao. Tapos, quincenas katapusan, maniningil ako, at the same time, meron dito nga, nagtitinda tayo ng tingi-tingi. Yun, ganun siya. So, most probably, hopefully, gagawin kong series itong pagbablog sa bigasan. At sa susunod, magkikita tayo muli, no? Baka magpa-bless ako, baka magpa-bless, ano? Or opening, grand opening ko, ibablog ko din para makita nyo. At the same time, yung mga experiences kasi mag-uumpisa ako dito sa bigasan, syempre, learning curve, no? Learning curve. Kung matututo ako, matututo rin kayo, magtanungan tayo, magbigayan tayo ng kuro-kuro at tingnan natin. Kasi nga, na-inspired din ako sa mga nagsasabi na maraming salamat, ngayon nagbigasan kami, okay naman siya, maayos, nakakatulong sa pamilya. So, yun din ang aking ideya, kaya binuksan ko at bubuksan ko itong bigasan. Sa mga susunod na vlog, ma-vlog ko rin yun. Pupunta tayo sa Bukawi, Bulacan. Makita nyo, kakausapin natin yung mga dealer natin at supplier at makikilala nyo rin sila. And if ever na meron kayong pagkakataon na pumunta doon sa Intercity Bulacan, yung mga kinukunan ko ng bigas, ay i-refer ko rin sa inyo. Ang mahalaga pa, no, ay ang ni-refer sa akin nila Ma'am Ada, sa akin ni Sir Jay, yung mga bigas daw kasi nilang kinukuha dito sa mga supplier na ito, walang halo. So, kung ano yung palay talaga, ganito yung milled na palay, well-milled or premium milled,
hindi nila inahaluan ng ibang klaseng bigas. So, mula yung buong sako ng bigas, ay talagang premium siya. Yun din. Kasi mahirap ang isa pa, no? Ang sabi sa akin ni Ma'am Ada, saka yun nandun din, nakausap ko yung ating supplier, ayaw nilang masira. Ayaw nilang masira sa kanilang mga kliyente. No? Kasi bibili sila sa inyo ngayon. No? Sasabihin nyo, magandang quality yan, maganda, ganito yan, yung lasa niyan, yung texture niyan, ganito. At the same time, hindi naman pala ganun kalidad. Sa palagay nyo, uulit pa sila sa inyo para bumili. So, hindi na sila uulit para bumili sa inyo ng bigas. So, ang payo nila sa akin, tuloy-tuloy lang yung pag-order ko sa kanila. At the same time, kung saan makakamura, syempre, magkanatuto tayo, medyo maglilibot na tayo rin sa paligid ng Intercity kung saan tayo makakamura. Medyo mataas nga rin yung bigay nila sa akin. Pero kung sakali, sabi naman ni Ma'am Ada, pwede ka naman daw tumawad. Siguro, yung gano'n gagawin ko, sabihin ko, Ma'am, sir, nag-umisa pa lang magbigas, baka naman, ano? Baka naman, pwede nilang magbigay-bigay sa akin ng discount. So, ito na. At sa susunod na kita-kita tayo, eh, nag-umpisa na itong aking bigasan. Yan. Dito, no, kasi, kaya ang pinaano ko, yung nagpalagay ako ng dito, ito, roll up. Ito yung roll up, no? Nagpalagay ako ng roll up para kung sakali, madali siyang mabuksan. At the same time, nagpalagay ako ng gate, ng bakal, ano? Ang plano ko dito, kasi, tapos meron ditong butas, ito siya. Pagka ang tipo niya, nandun yung tao, kukuha ng bigas, ikikilo ko, tapos ipapatong ko lang dyan, kukunin nila. Ang idadagdag ko, nagpalagay na rin ako ng internet para yung router. Nagpalagay ako ng router para if ever na yung mga anak ko, nasa opisina ako, saka si Miss nandito, pupunta rin sa kabilang bahay, meron silang internet kasi hindi ba ang klase ngayon is... Ano ba yung klase nyo, Matt? Ang klase nyo? Ha? Online class sila, oo. Bali, ito yung misis ko. Siya yung aking katuwang. Magtitinda ng bigas. Oh. Ano naman ang say mo at mag-uumpisa ka ng bigas? Una, nagpapasalamat ako si Biyaya. Biyaya? Bakit Biyaya? Biyaya kasi yung bigas din. Yan ang inuuna ng mga tao. Saka pang-araw-araw yan. Ah, yes. Saka all year round yan. Saka importante yan sa atin. Saka yung bigas, ginto yan. Yes, so. Ano naman ang say mo? Anong dapat pag-aralan? Anong dapat matutunan bago tayo mag-umpisa ng bigas? Bago tayo mag-umpisa ng bigas, dapat alamin natin kung ano yung mga variety o yung mga iba-ibang klase ng bigas na kailangan ng tao dito sa lugar natin. Tapos bukod sa paghahanda rito sa pwesto natin, dapat alamin natin kung saan tayo diretso makakakuha ng bigas na quality saka maganda. At the same time, maganda yung magiging presyo rin natin. Yes. Saka importante yung lugar. Kung ano yung kailangan ng tao, kung ano yung mostly na binibili nila at kailangan nila. Well, yun nga, ano, kasi nagtuturo rin ako ng negosyo at the same time, upo tayo dito. Okay lang. Bali, ang ano kasi namin, nagtuturo nga ako na ano, napag-usapan namin, kailangan, meron akong business plan. Di ba? Yung business plan kasi, within the business plan, nandun kasi yung goal, nandito yung strategy, nandito kasi yung pamamaraan ng pagbebenta. Ano ba yung mga naisip mong strategy sa pagbebenta natin ng bigas? Strategy, kasi unang-una yun, bukod dito sa lugar natin, syempre sasabihin natin na magbebenta tayo ng bigas. Sa kapag may dumadaan kasi rito, nakita nila, tinatanong nila kung kailan kayo mag-uumpisa, kung ano yung itutinda ninyo, saka yung isa sa mga strategy rin dyan. Gamitin natin yung social media. Kunyari, sa FB page. Pwede rin mag-TikTok. Pwede rin sa Instagram. Kaya lang ang medyo problema namin, nga nag-deliver ako, ay motorsiklo pa lang ang dala-dala ko.
at nangihiram pa lang ako ng sasakyan sa pagde-deliver. So, kailangan talaga, meron kang sasakyan. May sasakyan ang... kang pag-iipunan, sa pagpaplanuhan, pag-iipunan. Kailangan yung meron sa sarili. Tsaka siya, mag-aaral ka na rin mag-drive. Kasi most probably, ako nga, nasa opisina ako, baka siya na lang muna. Magda-drive, kukuha ng bigas, then at the same time, meron tutulong na magbuhat, ano? Meron. Isa kang maganda rin dyan, pag may sarili kang sasakyan, dapat marunong ka rin mag-ayos. Ibig sabihin, yung pag... Na-troubleshoot. Pag may mekaniko. Troubleshoot. Hanggat maaari. Hanggat maaari. Meron naman sa Tesla, no? Yan. Ito yung ano namin, ang strategy pa namin, ang tatlo kasi yung anak ko eh. Ang kailangan talaga, yung maging parte sila ng negosyo. Kasi kung hindi magkakaroon ng tulungan, aasenso rin naman, kaya lang baka matagalan. Mas maganda yung isasama mo yung pamilya mo. Yung mga anak mo. Yun kasi yung ano namin, at this, ito, ang piniprepare ko na yung mga bata. Matulad doon sa pambungad ko kanina, nasabi ko kasi na hindi na ituturo sa eskwelahan yung pagninegosyo. Mabigyan man ng, magturo man ng negosyo, papyaw lang. Pero ito talaga, ang proseso ng pagninegosyo, maaari silang magtrabaho, magtapos, at the same time, meron silang side hustle, kumbaga, meron silang pwesto. Ang maganda rito, kikita na sila. Ang sabi nga, para maging financially stable ka, kailangan mo ng at least 10 side hustle. No, yung income stream mo marami. Yung napag-usapan natin nun, di ba nasabi ko sa'yo, kailangan meron kang balon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Dalawa. Yung sa balon, ang isang balon siya, pero yung income stream niya, yung stream, yung bukal sa loob ng balon, eh marami. Oo. Pero kung makakagawa ka pa, meron ang isang balon, tapos maraming income stream. Pero kung makakagawa ka pa ng isa pang balon, at madadagdagan mo pa ng mga balon na maraming income stream, mas mabilis kang maging financially stable. Ah, para sa iyo, ano ba yung financial stability? Yung financial stability. Saglit lang. Hindi siya handa. No, hindi siya handa. So, yung sa akin ano, yung pagiging financially stable kasi yung you need not work hard, ano. Pero at least kumikita ka. Doon sa mga investment mo at income stream na... Tuloy-tuloy yung kita. Yes, ano man yung mangyari, ano man yung magkaroon ng pagsubok, yes, baka ng problema. Financially stable ka, yung... Basta, malalaman din natin yun. Pagka na-reach natin yung pagiging financial stability, well, papasabi namin sa inyo, papalam namin sa inyo. Pero itong learning curve namin, matututo kami, at the same time, matututo kayo, matuto tayong pareho. Inspired by Ma'am Ada and Sir Jay, at sa lahat ng nagninegosyo ng bigasan, hopefully, maging successful itong umpisa naming endeavor. At dun sakali, manganak pa ng ibang negosyo. Ano pa ba yung plano mong iba? Oops! Wag muna, ito nung bigasan, siyempre maraming dreams eh. Dreams and ambitions. Pero itong bigasan, ito na yung bubuksan talaga namin. And hopefully, ito na yung palalaguin namin. Saka masarap makipag-usap sa mga negosyante. Kasi may mga negosyante na sinishare nila yung experience nila, yung kaalaman nila. Tapos willing silang tumulong. Na alam nila na gusto rin nila na yung kapwa nilang negosyante, lalo na sa mga mag-uumpisa na sila'y umalalay. Hmm. Bulad namin, sabi ko kanina, medyo yung sa mga unang delivery ko, talo, abonado pa. Eh, ganun talaga. Kasi nag-uumpisa pa lang, hindi pa naman natin alam yung transaction. Matututo rin tayo. Ngayon nga, may mga didelibiran pa ako. Although hindi pa ako kumukuha sa Bukawi, Bulacan, para na lang wag masira sa mga kausap, bibili na muna ako, magde-deliver muna ako. Pero
Pero ngayon, bago ako mag-deliver, payo nga sa akin ng isang na-deliveran ko, si Ma'am Vanjie Amigo. Shout out, Ma'am Vanjie. Sabi niya sa akin, saing mo muna. Saing muna, oh, totoo yan. Oh. Saing, saka at least ikaw mismo yung makaka-experience. Oo. Yun yung namali ko. Nag-deliver ka agad, hindi pa tinikman ngayon. May isang variety ng bigas na sinain ko. Tapos yung sa mga bata rin. Tapos tinatanong maayos ko naman, kung maayos ba, kung tama ba yung tubig na inilagay ng dami. Kasi napag-aaralan niya, saka importante yung isasaing mo muna. Kasi para at least, pag nandiyan na yung bigas, nagnenegosyo ka na, alam mo kung paano mo ipapaliwanag, sasabihin sa mga mamimili. Saka hindi lang basta magtitinda kayo. Dapat alam mo kung ano yung tinitinda mo, kung ano yung quality, kung paano iluluto. Kailangan alam mong i-describe, no? Pagkayang kasi may mga bibili sa'yo, kailangan alam mong i-describe yung bigas, no? Kasi maging ako pag umibili ako ng bigas, ano yung pinagkaiba ni premium? Bakit may milk? At paano isasaing? Ano yung ratio ng tubig dun sa bigas, no? Minsan kasi, malata. Malata ba yung bigas? Buwag-buwag ba siya? Maglulugaw ba siya? So, learning. Pang-kantin ba to? Oo, diba? Pang-panghandaan ba to? Pang-catering ba to? Ano ba yung... Yung mga bibili sa atin, ano, sa mga nagninegosyo, o balak magnegosyo ng bigasan, may mga bibili sa atin, sila magtatanong eh. Bilang ikaw ang nagtitinda ng bigas, para anong consultant dyan? Oh, kasi kailangan talaga, alam mo yung bigas talaga. Yun siya. Well, without further ado, pagkakamuha kami ng bigas sa Bukawi, Bulacan, sasama namin kayo. Tapos, pagka nag-opening kami sa January 22, itong darating na taon. January. Sana maumpisahan na namin ang bigasan. Well, ito po si Kayo Mang G-Vlog. At the same time, yung real estate agent na wala pang naibibentang bahay at lupa. Bikinimin, may magustuhan kayong bahay doon sa mga inaalok ko. Well, nandito ako. Just give me a call. Give me a call, give me a text, or a message dyan. So, PM nyo ako. Ikaw, ano yung ano mo? Maraming salamat. Saka lakas ng loob sa kauna-una yung pananampalataya sa Diyos. Yes. To God be the glory, ano? God bless sa ating lahat. Ito na, mag-e-end na naman ako. Pagka nag-end kasi ako ng vlog, may iniiwanan akong mensahe. No? Ang ano namin ngayon, since mag-uumpisa pa lang kami, kailangan talaga may plano. May plano ka kasi may yung... May plano. Yes, oo. Para... Saka kung paano yung mga gagawin ko, ano ba magkaroon ng... Yes, so bago ka pumasok sa isang bagay, magkaroon ka ng plano. At the same time, kasama mo yung pamilya mo. And if you fail to plan, you're planning to fail. So sa Tagalog naman, iba naman, ano, pag may tiyaga, may nalaga. So kailangan talaga natin magtiyaga. Hello. Sige po. Maniwala. Yes, so maniwala, ano, believe in yourself. Kikita ba tayo? Maging maasenso ba itong bigasan? Oo naman. Kasi isipin nyo, kung halimbawa sa palengke nga, maraming mga magpare-paraw silang mga produkto, pero lahat sila nabibili. Lahat, siyempre, lahat tayo gusto nating mabuhay, gusto nating kumita, at gusto nating tumulong sa kapwa. Well, ganun. Well said, ano? Well, ito po. Paalam na po ako. Si Mrs. magti-TikTok dun sa kanyang bigasan. Ako naman ay magba-vlog din, ano? Magkakaroon din ako FB page. Ayan, may FB page, ano? Saka na namin ilalagay yung FB page. Hanggang sa muli po, ito po si Joseph Lagman, aka Kayo Mang G-Vlog. At the same time, your real estate agent. Paalam!